What's up mga buddy, bago nga pala magsimula tong video na to, shoutout muna kay Elika Haven Layog at kay buddy Charles Dave. Ayan, bumili ng legendary RP merch sa mga gusto pang magabay, limited stocks na, paubos na mga buddy. Hello? Ito ba yung Brooks Diner? Hello po. Opo, ito po yung Brooks Diner. Ikaw po yung mag-deserve sa amin sa upcoming prom po, diba? Ay, opo. Pwede bang may i-request ako sa iyo? Oh, sige po. Ano po yun? Pwede bang sa inamin ng isa kong klase, si Jay, pwede bang lagyan mo ng pampatulog? Oh, Celine! Oh, Dre. Ang ayos po tingnan ngayon ah. Hello? Hello po. Ako pala yung tumawag sa inyo ng isang araw. Ah, yung nagpapa-request po na may ilalagay sa inuman? Oo. Ito yung ipapalagay mo ah. And now, please welcome the performance of Renz and Zay. Please give a round of applause. Na 1, 2, 3. Ako sa'yo, ikaw ay akin. Eh, ganda mo sa paningin. Ako sa'yo, ikaw ay akin. Eh, 4, hataw pa! Ano, charat-charat, charat-charat. Hoy! 3! May nakikita ba? Wala naman po, ma'am. Sige, sige. Tara na. Parang batang nananabik, napapansin mo bang nararamdaman? Sinusuyapan ang iyong ganda, di ka maalis sa aking isipan. Lahat ay aking gagawin para lang mapansin. Iaalay ko ang lahat para sa'yo, for you. Celine. Oo na. Parang masama ako tapos sa nangyong ni Dre. Parang may kakaiba. Ano nangyari dun? Oo nga. Sa coke lang naman yung nainom niya, di ba? Oo. Bakit piling kaya ko, ganun? Piling ko may nilagay. Yeah, di ba? Yatch. Oh? Ano tayo? Ano nangyari dun? Ano? Di ba yung nagbigay ng ano? Inumin kay Dre? Oo, sinama niya pa yung tray paalis, oh. Trabulin nga natin yun. Tara nga. Sige na, may iwan niyo na kami. Sige po, ma. Finally, matagal ko nang pinapangarap to. Ewan ko ba, at nagustuhan mo si Celine. Parang lang naman kaming simple lang. What's the last time lang to? Susulitin ko na yung mga araw na kasama ka. Oh, Celine, paano natin mahanap si Dre niyan? Uy, naalala ko nga pala. Pwede ko siyang matrack kung saan siya matatagpuan. Ano po ginagawa natin? Tara, puntahan na natin si Dre. Tara. Tara lang. Nasaan ako? Dian? Ano to? Ah, nakatulog ka kasi. Nahimatay ka, kaya dinala mo na kita dito. Teka! Asa si Celine? Yan ka na naman. Puro na lang lagi si Celine. Nakikita mo bang andito si Celine? Di ba wala? Teka nga lang. Bakit dinala mo ako dito? Tsaka, nung dinala mo ako dito, bakit wala si Celine dito? Ha? Di ba alam to ni Celine? Eh, ba't pa malalaman ni Celine? Nandito naman ako ah. Parehas lang naman kami.
At saka, bakit siya lagi hinahanap mo? Eh, nandito naman ako ah. Zian, hindi ka si Celine, and you will never be Celine. Ano bang special dyan kay si Celine na nakikita mo hinahiwala sa akin? Kung ano man yung nakikita ko si Celine, wala ka nang pakialam doon. Tsaka pwede ba? Huwag ka masyadong dilulo. Kahit kailan, di kita magugustuhan. Dre, pabigyan mo na ako. Kahit ngayong gabi lang, please, hindi na kita guguluhin. Talagang di mo na magugulo. Kasi, magpapatawag ako ng pulis. Ano? Hindi mo magagawa sa akin yan. Sige, kung magpapatawag ka ng pulis ngayon, papatayin ko ang sarili ko. Zian! Zian! Sinasabi ko sa'yo, di maganda yan. Pag naiputok mo yan, ako. Zian, makinig ka sa akin, Zian. Huwag mo itutuloy yan. Sige, Dre. Ipuputok ko tong baril sa ulo ko o pagbibigyan mo ko ngayon. Hoy! Ba't may hawak ka na baril? Huwag kang lalapit. Ipuputok ko tong baril na to. Celine, diyan ka muna. Sundin mo muna sinasabi ni Zian. Mahirap na to. Baka may mapahamak pa sa atin. Oo, sige, sige. Zian! Bakit mo to ginagawa? Hindi mo ba ako napapansin, Celine? Hindi ako masyado nakikipag-usap sa inyo ni Christine dahil mukha ako nare-left out. Tsaka alam mo namang gusto ko si Dre tapos aagawin mo lang. Ha? Gusto mo si Dre? Teka, hindi ko napansin na siya palang ninanais mo. Hindi ko intensyon na mga agaw. Yun na nga eh, kaya di mo napapansin dahil manhid ka. Wala ka namang sinabi sa akin na gusto mo siya. Ba't parang lahat na lang kasalanan ko? Totoo lang, pinipeke ko yung ugali ko para mapalapit lang kay Dre. Pero ang kinalabasan, ikaw yung nagustuhan niya. Haba, malay ko din kung bakit niya ako nagustuhan. Hindi naman kasalanan kung nagustuhan niya ako. Tama nga si Margo. Papansin ka masyado. Bida-bida ka. Bida-bida? Ba't ba lagi niyo ako tinatawagan ng ganyan? Akala ko ba magkaibigan tayo? Akala mo lang yun. Tsaka di ko naman ginustong kaibiganin ka eh. Kalimutan mo na lang na di tayo nagkakilala. Total, andyan pa naman si Christine at ang F4. Pwede ba tama na? Nasabi ko na naman lahat sa Zian ah. Di ka ba makaintindi, ha? Teka, Zian. Pag-usapan sana natin to ng maayos kaysa sa nagtatalo at nagsisigawan tayo. Ang pag-uusapan natin, Celine, hindi ka ba nagagalit sa akin? Peke akong kaibigan. At binabackstab kita. Hindi. Hindi ako galit sa'yo, Zian. Kahit nasasaktan na ako sa ginagawa mo sa akin, tandaan mo naman na may pinagsamahan din tayo. Aalis na lang ako. At di ko na kayo guguluhin pa. Sana ay mapatawan niyo pa ako ni Celine. Zian, ibaba mo na yung baril mo. Di na magsasampa ng reklamo. Huwag mo na kaming guluhin ni Celine. Madami pa iba dyan, oh. Hindi lang ako. Hindi dapat umiikot saan yung mundo mo. May gusto kong sabihin kay Zian. Ano? Basta. Usapang magkaibigan. Sige. Zian, kahit anumang mangyari, hindi ako galit sa'yo. Hindi ako magagalit sa'yo. Kaibigan pa din kita. Oh, Dre. Kamusta ka naman? Ayos lang. Medyo nalulungkot lang ako sa nangyari. Di ko akalain na gaganunin ka ng sarili mo, kaibigan. Babakstabin ka. Yaman na siya. Okay lang naman. At naiintindihan ko din naman siya. Mukhang minaglagay ng pampatulog dun sa ininom kong coke, ha? Pinapa-investigahan pa rin namin kung sino yung gumawa nun. Oo siya. At least, ligtas naman ako. Tsaka, nakita pa rin kita ngayon. Tama, tama. Pero, kailangan mo nata magpahinga, ah. Hindi ba? Tama ka. Tara na. Huwag na tayo. Tara na. Oh,
naman. Hello, sir. Ano bang magandang book? Ah, yung pula po. Ay. Bestseller po namin. Magkano naman yun? Ano po? 650 po, isang bouquet. Ay, pwede 600 lang. Kamahal. Ah, sige po. Sige po, pwede naman po. Ah, sige, yun na lang. Sige po. Ito po. Ah, salamat. Thank you po. Sige po, come again. Good morning, Christine. Good morning, Celine. Oh, teka. Ba't hindi mo kasama si Zian? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko siya mahanap-hanap eh. Feeling ko, nag-ibang bansa na siya. Ha? Ibang bansa? Ba't hindi niya ako ano, sinabihan? Ganto kasi yung, dami kasing nangyari nung nawala ka. Ano ba nangyari? Pwede mo bang ikwento sa akin? Oh, syempre naman. Nung prom, uminom si Dre ng coke. Tapos bigla siyang nahimatay at dinala ni Zian si Dre sa isang hotel. Tapos, dinala ni Zian si Dre? Oo. Sa hotel? Bakit? Oo. Kasi ewan ko pero may sinabi sa akin si Zian na all this time gusto niya pala si Dre at iniiwasan tayo. Tsaka nalileft out siya. Kaya ayun. Nalileft out? Paano naman siya mali-leave out? Ipalagi naman natin siya kasama. Yun nga din eh. Tsaka, meron akong na-discover. Kasabwat ni Margo, si Zian. Ano? So, all this time, kasabwat niya si, Zian? Oo. Paano naman yung nagawa sa atin to? Matalik na kaibigan natin siya, tapos gaganyanin tayo? Yun nga din eh. Ewan ko din kung bakit niya yung ginawa sa atin. Lalo nang trinata natin siyang mabuting kaibigan. Oo nga eh. O anong balita, Renz? Paimbestigan mo ba yung naglagay ng pampatulog sa koko? Eh, sa ngayon, pinapahanap na namin. So ano pala nangyari sa inyo nung gabi? Medyo nakakalungkot niya, tsaka napaka-unexpected nung nangyari. Kilala mo naman si Zian, di ba? Oo. Eh, binabackstab pala niya si Celine. May sekretong may gusto pala siya sa akin, tapos yun. Nakidnap ako, dinala ko sa hotel. Naku, kayaan naman pala. Tsaka, tinangka niyang patayin yung sarili niya eh. Humawak siya ng baril, ipuputok niya daw. Mabuti naman nung huli. Nakalis kami ng maayos at wala naman nasaktan. Nako, delikado yan. Nasaan si, si Zay? Nabili niyo na ba yung kotse? Oh, hindi ko lang sa taong yun. Kung nasan na naman. Zay, gamit niya ata ang kotse. Pwisit yun eh. Kaya nga eh. Ah, kaya. Tsaka Dre, anong balita sa sa prom? Hindi ko nakapunta eh. Ayun nga. Eh, nahimatay ako sa prom eh. Nakita lang buong tao dun. Masaya naman. Diba? Same. Sana na lang nakapunta. Nagpa-checkout kasi ako eh. Basta sa graduation, yung pinaka-graduation, huwag kang absent. May sayo pa naman. Sige. Sige. Sana lifetime lang yun. O siya, same. Mauna muna ako sa inyo mga pre. May gagawin pa ako, may pinapautos pa nanay ko eh. Sige lang. Ingat. Okay, hanggang dito na lang ang meeting natin. I'll see you guys tomorrow. Hi, Veronica. Long Hello. Time no see. Yeah, how are you? Gusto ko sana pag-usapan about dun sa business. What about it? Nakapag-desisyon na ba si Dre na makipag-engage siya anak ko? Wala pa nga eh. Ang kulit talaga ng batang yun. Ilang beses ko na siyang tinanong. Baka siguro nga hindi pa siya handa. Pero kasi nakapag-settle na ako eh. Yun nga ang sinasabi ko sa kanya. Kaso wala talaga eh. Feeling ko may tinatago siya sa akin. Siguro nape-pressure lang si Dre, kaya hindi siya makapag-desisyon ng maayos. Sa bagay. Pero binigyan ko naman siya ng isang buwan. At saka parehas tayo magbe-benefit pag kinasal na yung dalawa. Mas lalawak pong business natin. Bigyan mo siya ng time, Veronica. Hindi naman ako nagmamadali eh. Siguro kasi hindi pa tapos yung college life niya. You're right. Pag-graduate nila, sana naman pumayag na siya. Oh, Celine, andito ko lang pala. Hinahanap pa kita doon sa flower shop niya eh. Nandun ako kanina. Ano ba naman to? Bigla-bigla, ganun? Sensory, tsaka, pasiko. Wait lang, nasan yung ate mo? Wala ba dito? Ha? Wala siya ngayon. May pinuntahan. Kumain ka naman ng lunch? Di pa. Wait,
buti ka po kumakain. Hindi siya nakaluto eh. Teka nga, may ano ba, may laman ba yung rep mo? Ako magluluto ngayon. Wow, syempre meron yun. Sinigang na hotdog, kumakain ka? Ano? Siomay na sisiw. Sinigang. Kumakain ka? Hindi. Now? Siomay na sisiw, sinigang na hotdog, hotdog naman. Hindi. Ah, sige, ano na lang pala tayo? Papadeliver na lang ako, heh. Baka, makasunod pa ako ng ba? Ano? Basta, para less hassle. Ngayon, ano yan? Hindi, less hassle pag magpapadeliver. Para, luto na agad. Sige. Ano? Musta yung food? Ayos? Ayos. Wala ka pong balak gawin ngayon? Dito ka na lang pa sa bahay? Medyo umay na din ako dito eh. Gusto ko ding lumabas. Tsaka, bibili nga pala ako ng mga bagay para sa bahay tsaka mga grocery. Ah, sige. So, wala kang kasama, diba? O, tara. May pinitan si ate eh. Sige, sige. Samahan kita ah. Sige, tara. Ngayon na? Oo, sige. Ngayon na. Lagyan natin to sa rin. Baka nagdamin to dito eh. Sige. Wait lang. Pwede ko pong ma-check yung ano mo? Kwarto mo. Bawal. Tara na, tara na. Bawal ba? Bawal. Ito oh, check ko lang oh. Hindi. Ah, sige, diyan ko pumasok. Hindi ko yan kwarto. Ay, hindi mo ba kwarto? Wait lang, saan ba yung kwarto mo dito? Ewan ko, hindi, wala dito. Si Arian. Si R. Si R. Sige, ligpitin mo muna yan. Yun oh. Oo. Sana hindi ako makita. Ito na. Na ako dito. Uy! Ah! Na talaga nito oh. Hindi, sabi mo CR, si CR ako. May CR dito. Ay, meron ba dyan? Arte mo. Oo. Sige. Ano ba yan? Tiga ka na. Ay, meron doon sa loob na yun. Tinatago yan. Siguro nandiyan yung mga pictures ko, no? Nasa ano mo, wall. Ay, huwag kang feeling dyan. Tara na. Weh, check ko. Wala nga. Feeling oh. Sure ka? Oh, ba't ayaw mo magpapasok? Oo. Ha? Ako pa dinududa mo. Tara na. Lang, papasok muna sa kwarto mo. Bawal. 5,000 pesos para mapasok. Bakit na gano ng pera? Ano bang meron sa kwarto ko? Wala lang, i-check ko lang. Okay, 5 seconds. Dali. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Labas! Labas. Ano ba yung tara kwarto na mo? Dapat ano, designan mo pa. Dapat bumili ka pa ng mga porn. Papalagyan ko pa yan. Parang alungkot naman ang kwarto mo eh. Diyos ko. Yaman na. Kwarto lang yan eh. Okay. Sige. Tara na. Tara. Ayos din pala itong tinutuloyin mong apartment. Napakalapit lang talaga sa grocery na. Oo. Grocery na tayo dito. OMG, is that Dre? Kuya, tara na. Kailangan kong malaman kung sino yung babaeng yun.